ako. Birthday kasi ni Father Cito bukas eh. Wala pa ako naiisip na plano eh. Eh di sasabihin ko kay nanay na magluto din siya. Maganda yung naisip ni Juan. Sige, tutulong kami ng mga girls. Sigurado ka? Ako naman kayo girls. Para naman to kay Padre Cito. Hindi naman to para kay Juan. Surprise! Happy birthday, Padre Cito! Naka, namatay. Di ba masamang pangitain yan? Sasabihan ang mga matatanda yun. Babalik ka rin sa akin, Margie. Yayaman ako. Sisimula ko sa simbahang ito. Matagal-tagal na rin akong nabubuhay sa mundo. Pero sa tinagal-tagal ko rito, ito na talaga ang pinakamasayang kaarawan ko. Punong-puno ang puso ko ng kaligayahan at pagmamahal. Juan, maraming salamat ha, dun sa napakagandang sorpresa mo para sa akin ha. Siyempre po, mahal na mahal kita eh. Yeah. You know? Kayang meron dito sa bakal na krus na to. Bakit kaya parang napaka-espesyal to kay Father Cito? Juan! Father Cito, Juan. Father. Meron kaming good news tsaka bad news sa inyo. Anong gusto niyo unahin? Siyempre po yung good news. Yung good news, kinukuha ko ng kapatid ko sa Karatig Bayan kasi may tinatayo siyang bago negosyo. Ang gusto niya ako mamahala para naman sa ganun gumanda-ganda kita ko. Opo, Father. Si Steve po ang mamahala ng negosyo. Kaya pwede ko kami magdala ng mga tao para po magkaroon ng trabaho. Kaya po sinama na po namin yung mga kapitbahay namin. Eh, ano mo po yung bad news? Alis na kami, Juan, eh. Hindi na tayo magiging magkaklase. Juan, yung mga bagong salta, mag-iingat ka sa kanila, ha? Alam kong kayang-kaya mo sila, pero huwag mo na silang patulan. Sayang naman. Kakabati lang natin, eh. Pero siguro okay lang yun. Sigurado kung matutuwa kayo din sa bagay niyong pupuntahan. Juan, magkikita pa naman siguro tayo, eh. Oo nga. Bibisita siguro kami dito. Ingat kayo dun, ha? Sige, Father. Mauna na po kami dahil baka gabihin mo kami sa biyahe. Salamat po sa lahat, Father. Babay po, Father Cito. Alagaan mo si Father Cito, ha? Huwag matigas ang ulo, ha? Magpakabait ka, ha? Opo. Sige po, Father. Sige. Salamat. Babay po, Father Cito. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Juan. Bye-bye, Juan. Bye-bye, Steve. Bye-bye. Bye, Juan. Ayos ka lang? Opo. Medyo malungkot lang po ko. Kasi po, wala na si Lester. Tsaka yung mga iba ko pong kaibigan. Wala na po ulit akong kasama. Alam mo, Juan, di ba si Lester noong una, siya yung pinakamalakas mang asar sa'yo, di ba? Opo. O ano nangyari sa bandang huli? Naging kaibigan mo. Dahil nakita nila na mabait kang bata, yun din ang mangyayari sa ibang mga bata. Kaya huwag kang mag-alala. Magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan. Oo nga po. Tama ka, Father Cito. Father Cito, sige po. Una na po ako sa loob, ha? Ayoko pong malito sa klase. Sige, sige. Pasok sige na. Sige po. Bye po, Father Cito. Bye-bye, Juan. Bye po. Mahula naman kayo. Hula. Uy, Miss Rica! Ganda mo! Aling Belen naman, nagpahula po ako sa inyo kahapon. Siguro naman yung kapalaran ko ngayon sa kahapon, parehas lang po yun. Ay, ganun ba? Ito naman, 50 pesos na naman eh. Sige na naman, kasi alam mo kung bakit. Mm-hmm. Uuwi ako ng probinsya, may kailangan akong gawin. Sige na, pahula ka, oh. Ha, sige po. Ay, teka! Ilista mo ang pangalan mo. Teka, ha? Pagkatapos, mamayang gabi, habang nagdadasal ako, ang pangalan mo, binabanggit ko. Ayan, oh. Pirma na. 50 pesos yan. Miss. Sige na nga, Aling Belen. Siguro naman, epektibo to, ha? Oo naman, ako pa. Sige, thank you, ha? Ay, salamat. Malapit na akong kumota. Juan, totoo ba na kaya ka tumulong na maibalik ang lupa namin kasi gusto mo maging sikat? Pinagyayabang mo daw. Kung hindi dahil sa'yo, baka palaboy na kami ngayon. E
Eh, sino mo nagsabi sa inyo yan? Sila! Kararating lang yan dito, tapos nagpapaniwala ka agad kayo. Hoy kayo, ano yung pinagkakalat niyo na masamang balita tungkol sa akin? Bakit, mapalaga? Sandali lang, ayoko ng away. Gusto ko lang malaman kung anong problema niyo sa akin. Ang liit-liit mo, ang angas mo. Hindi ka naman totoong matulungan eh. Nakatamba ka lang. Pero kung mamasta ka, akala mo kung sino ka? Sandali lang, di ako nagmamayabang. Tsaka kung saan naman yung pagtulong ko eh. Ano ka pala ng pagtulong mo? Wala. Gusto mo yan magpasikat eh. Hindi ah! Nisikuhan mo ako. Hmm! Tol, may tikir. Wala tayo tapos. Galit na galit po kanina, Father Cito. Eh, kinakausap ko lang po sila na maayos. Alam mo, Father Cito, buti na lang nakapagpigil ako. Kung minalas-malas yung mga yun, yari sila sa akin. Juan, ano yung yari-yari niya? Anong klaseng salita yan, ha? Pero maganda yun, nakapagpigil ka. Kasi walang maganda mangyayari kung pinairal mo yung init ng ulo. Pero Father Cito, nakakainis po kasi talaga eh. Pinagmamayabang ko daw po na nakatulong po ako noon. Alam mo, yan ang dapat eh, huwag kang magpa-apekto, ha? Ipakita mo sa kanila na matulungin ka. Makikita naman nila yun eh, kasi natural sa'yo yun eh. At saka tungkol doon sa batang nanakit sa'yo, tatawagan ko si Teacher Daisy bukas ng umaga. Huwag na po, Father Cito. Iwasan ko na lang po yung mga yun. Sigurado ka? Opo, Father Cito. Sige. Nakakainis talaga. Uchacha! Ano ginagawa mo? Juan, tulungan mo naman ako. Hindi ko maabot eh. O sige. Ano? Napalaan mo. Salabay ka talaga eh. Mabuti sa'yo. Umalis kaya dito. Kasing, saan mo nang magpunta? Ikaw ang kaibigan na lagi kong kasama. Oh, ano? Galit ka? Suntukan mo ako! Para parusahan ka ulit! Singaw ka! Oh, singaw! Singaw! Oh, singaw! Alam ko, lalayo mo ako sa kapahamakan. Di mo ko iiwan sa kahit anong laban. Sigaw ka! Oo! Oh, pinipilit ko talaga magpapait. Pero ganito pa rin kayo. Eh kung maging salbahin na kaya ako, eh din namin mo rin, salbahin ka talaga. Salbahe talaga ako. Pinipilit ko magpakabait. Pero, ganito pa rin kayo. Ah! Hoy, bata! Father! Si Juan po! Bakit? Ano nangyari kay Juan? Gumawa po ng gulo sa eskwelahan! Nung isang araw, tumawag si Ruth dito. Hinahanap ako. Meron daw siyang importanteng sasabihin sa akin. Pero hindi na sila nang paramdam ulit. Nag-aalala na ako. Hanapin mo silang dalawa. Hindi po ba kayo sasama, Mang Pepe? Kayo muna. May mahalaga akong kailangan makita. Ba't ka umiiyak? Umiiyak ako? Hindi ah! Umayos ka din ba? Hindi. Ayoko lumuwi. Kasi mapapagalitan ako. Anong pangalan mo? Juan, ikaw. Rosario. Pangit naman ang pangalan mo. Pangmatanda. Lalo ka na, panglolo.
Bakit ka lumayas? May nalaman kasi ako. Na ano? Ampun lang nila ako. Sa labas ng bahay? Ben, ang ganda niya. Cora! Oh. May pangalan sa lampin, no? Oh. Rosario! Rosario. Rosario. Sigurado ka ba walang aswang dito? Oo naman! Rosario! Huwag mo na ituloy ang paglalayas mo. Bakit naman? Kasi tingin ko, mahal ka ng tatay at nanay mo. Parang si Father Cito. Kahit di niya ako anak, inaalagaan niya ako. Kasi mahal niya ako. Parang ikaw. Bakit ka nila alagaan kung di ka naman nila mahal? Juan! Juan, aswang! Hindi aswang yan. Tignan mo. Rosario, nagulat ka lang. Salamat ha. Sorry, bigla ako tumakbo. Rosario, sabi ni Father Cito, hindi daw mahalaga kung saan ka nagmula. Mahalaga daw kung saan ka papunta. Sino po sila? Katanabi po. Hinahanap po yung mga nakatara dito. Yung pamilyang may batang babae. Matagal na pong umalis. Alam mo ba kung saan sila nakatira? 3 taon na po yun. Hindi ko na nga alam. Hindi ko na nga po nabutan eh. Ah, sige po. Maraming salamat po. Opo. Mabuti na rin siguro ang ganito, Rosario. Hindi pa itong tamang panahon para magkakilala tayo. Saan ba sa inyo? Matandaan eh. Basta naglakad lang ako ng lakad. Ay, sus! Anak! Hi! Rosario, anak! Ay, naku! Bakit bigla ka nawala sa bahay, ha? Sorry po, Tay. Buti pa umuwi na tayo. Ay, si Juan po, oh. Oh, ikaw, boy. Saan ka ba nakatira? Kasi may atid ka na namin. Salamat na lang po. Ingat ka, ha? Delikado dito sa gubat. Sige po. Aaminin ko, may mga kasalanan ginawa si Juan. Pero sino ba sa atin ang wala? Kung ang mga matatanda ay nagkakamali, yan pa kayang isang batang katulad niya? Ang isang tao, kapag paulit-ulit niyong tinatawag na masama, darating ang panahon na paniniwalaan niyang masama nga siya. Kung talagang hangad ninyo ang kabutihan ng inyong kapwa, maniwala muna kayo sa kabutihang taglay nating lahat. Dahil ako naniniwala na bawat isa sa atin ay ipinanganak na mabuti. Father, tama na po. Uy, saan ka ba nagpunta, bata? Kanina pa kita hinahanap. Father, okay lang po ko. Ligtas po ko. Mahal kita, bakat mahal kita. Para
Maraming salamat po sa inyo, ha? Good morning po, Father Cito. Good morning. Good morning, Pauling Beverly Cassandra. Good morning, Juan. Mukhang maganda ang gising ng anak ko, ha? Father Cito, meron nga po pala akong hindi naikwento sa inyo. Meron po akong nakilala, si Rosario po. Eh, nasaan siya? Nagleyas po siya, Father Cito. Tapos, kinumbinsi ko po siya na umuwi na po siya doon sa tita niya. Nagpakasundaw po kasi sila dito, eh. Sabi ko po sa kanya, dadalawin ko po siya paminsan-minsan. Ah, ay, sige. Mamaya, hanapin natin yung bahay ni Rosario, ha? Pero pagkatapos ng klase mo, ha? Ipagtatanong-tanong natin. Father Cito, ligo na po ako, ha? Ligo? Aba, himala. Ganadong maligo. Sige po, Father Cito. Hello, pare. Meron akong malaking mai-score sa San Juan Bautista. Umuwi ka na agad kung gusto mong maambunan ng krasya. Kuya! Belen? Anong ginagawa mo dito? Ba't napasugod ka? Wala lang. Siyempre, na-miss kita. Oh, Belen. Kung may kailangan ka, ipaalam mo lang kay Manang, ha? Ay, okay lang, kuya. Huwag mo kong problemahin. Kayang-kaya to. Alam mo, palagi kitang sinusubukan tawagan. Eh, kaya lang, palipat-lipat ka ng tirahan, eh. Saan ka ba nakatira ngayon? Sa Quiapo, malapit sa simbahan. Naku, kuya. Pag makita mo ang bago kong tinitirahan, magugustuhan mo. Ay, tama-tama! Sumabay ka sa akin pauwi. Para makita mo, at doon ka sa Quiapo magmisa. Hindi ganun kadali yan, Belen, ano? Hindi naman ako basta makakaalis dito. Para ngayon lang. Belen, may problema ka, ha? Kailangan mong tulong ko? Ay, hindi naman sa ganun, kuya. Ikaw naman, oo. Akin lang naman, eh. Gusto ko lang na madalaw mo rin ako. Yun. Saka na natin pag-usapan yan. Bilisan mo na yan at maghapunan na tayo. Gusto kong makilala mo si Juan. Ay, sige! Yes! Kayo po ba'y nakatira sa Maynila? Yung manghuhula? Ah, oo. Ako nga. Juan, ikaw ba? Nakita mo na ang Maynila? Naku, napakaganda doon. Maingay, mausok, magulo. Kuya, tanong naman kayo sa Maynila kahit bakasyon lang. Father! Hindi pwede. May eskwela ka. Taka muna, wala bang pwedeng rumilyebo sa'yo dito? Eh, kahit pansamantala lang. Oh, kuya! Yung ayos mong ganun yung kilos mo, ibig sabihin, pahiga na. Talian mo, kuya. Kailangan ka nang umalis dito. Halika na, punta tayo sa Maynila. Sandali, Belen. Bakit ka nagmamadali, ha? Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit ka bigla ang dumalaw dito? Juan, iwanan mo muna kami ng Lola Belen mo, ha? Sige na, maglaro ka dun sa labas. Sige na. Kuya, alam ko, hindi ka maniniwala sa akin, pero ang lakas ng kutob ko, hindi ka ligtas sa lugar na ito. Belen, anong ibig mong sabihin? May mangyayaring masama sa'yo dito. Belen, walang mangyayari sa aking masama. Kuya, kapag kinutuban ako ng ganito, talagang tama, totoo ang hula ko. Iyan na nga ang sinasabi ko, pa hindi ako sang-ayon dyan sa ginagawa mong panghuhula. Kuya, sige na naman makinig ka sa akin. Maniwala ka, alis mo na tayo dito. Kuya. Belen, tapos na itong usapan natin, ha? Okay? Kung gusto mong magbakasyon dito, hanggang kailan, okay lang. Pero ayoko nang marinig ang tungkol sa hula at sa kutub mo. Okay? Klaro? Belen? Pasok!
Pwede ba kitang maistorbo? Hindi ako masyadong makatulog. Tungkol na naman ba yan dyan sa hula mo? Alam mo, ang lagi kong sinasabi kay Juan, tayo mismo ang lumilikha ng sarili nating tadhana. Pasensya ka na, Kuya Cito. Sana mali ang kutob ko. Sige, matulog ka na. Sandali, Kuya. Sumama ba ang loob mo sa akin? Belen, aaminin ko. Nung umalis ka, sumama ang loob ko sa'yo. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kinailangan mo kaming iwanan ng tatay. Kuya, naging mabigat din sa'kin yung ginawa ko. Pero nung mawala na ang nanay ko, wala naman akong lugar sa tinitirhan yun ni tatay. Lagi na lamang ako nagiging sanhi ng alit na nila ng nanay mo. Mas mainam na rin yun. Ikaw ang naiwan. Ikaw naman yung perpekto niyang anak. Belen, parehas ang tingin sa atin ni tatay. Mahirap ang sitwasyon natin noon. Pero kahit kailan hindi ko inisip na naging problema ka, ganoon din si tatay. Alam mo ba na araw-araw bago siya mamatay, wala siyang ginawa kundi hintayin ka. Belen, nagalit ako noon. Pero sa dami na nang nakita at pinagdaanan ko nitong mga nakalipas na taon, alam ko na ang mahalaga ay ang pagpapatawad. At lalong mahalaga ang pamilya. Matagal na kitang gustong makasama muli, Belen. Kuya, napatawad mo na ako. Hindi lang ako. Pati na rin si tatay. Alam mo kung meron man siyang pinagsisihan sa buhay niya, yun ay yung hindi niya naipakita sa iyo kung gaano kanya minahal. Maniwala ka, Belen. Minahal ka ng tatay sa paraang alam niya. Kuya! Tama na yung sorry niyan. Ang mahalaga nandito ka. Kuya, sorry! Ang mahalaga nandito ka. Tama na yan. Tama na. Kuya, patawari ko. Sorry ako. Alam mo, Kuya, nakakamiss ka ang kasama. Kung gusto mo, dito ka na manirahan. Samahan mo kami ni Juan. Promise, Kuya, ha? Babawiin ko yung mga oras na hindi tayo magkasama. Bawi! Alam mo, kailangan mo, bakasyon. Sumama ka sa akin sa Manila. Sige po, sama po ko. Papaalam na lang po kay Father Cito. Father, ayaw niyo po ba talaga magbakasyon sa Manila? Gusto mo ba talaga makita ang Manila, iho? Opo, Father! Sige. Yes! Ngayon na ngayon din, punta na ako sa bus, bibili na ako ng tiket. Kunin mo yung sa last trip, ha? May kumpisal pa ako mamayang hapon. Itadagdagan po ang kasalanan ko ngayong gabi. Anong ibig mo sabihin? Hold up to, Padre. Huwag kang kikilos kung ayaw masaktan.